Di ba, lamang lang siya ng konti sa akin. De. So right now po, bilang bahagi po ng ating, bago po mangaral ang ating lingkod, this is the seed for the word. Yan, tanggapin niyo po. At patuloy po tayong maging bahagi dito. Alam niyo po, maraming testimony ang nabubuo pagdating sa, yan. Sina-challenge po natin ang bawat isa. So sige po, malakas na palakpak sa lingkod ng Diyos. Amen. Maraming salamat po. Ha, nakabahan ako. Hindi ko talaga alam. Monday pa lang, sinabi na po sa akin. It is always a privilege po sa atin na mangaral. Amen sa harapan. Amen. Salamat po sa ating mami and sa ating po mga pastor nagbibigay po ng privilehiyo sa atin. And I also want to acknowledge po the presence of our Pastora Juliet Quinones. She's not just isang pastor natin sa ating church, kundi for us po, yung mga youth, kagaya po nila Pastor Anthony, Ate Lea, Ate Relly, she is our Nanay Juliet din. Amen. And we really love her so much. It's really a pleasure every time she's here. Amen. So, Pastora, we acknowledge you and salamat po for being here. And sa lahat ng mga gawa ng Panginoon, amen. I acknowledge you also. Can you shout amen? Amen. Amen. So lahat naman tayo magagawa ng Panginoon. Amen. So alam niyo na ibig sabihin nun. Amen. No holds barred. Sabi nga ng ating Pastor Bruce. O ibig sabihin, wala tayo dapat, wala nang pipigil-pigil pa. Kasi minsan pag Sunday, ano tayo, pipigil tayo sa mga sabihin natin eh. Minsan mga preacher, kailangan medyo ano yan. Medyo pigil yan. Hindi dapat masyadong ano. Pero ngayon, alam ko lahat tayo ay manggagawa ng Panginoon. Lahat tayo nakakilala sa Diyos. Amen ba? Amen. So mabilis lang po ako mag-share. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos sa Galatians 1 verse 10. Amen. Sabi po dito, "For do I now persuade men or God?" Hindi ko po siya makita. "Or do I seek to please men? If I still pleased men, I would not be a bondservant of Christ." Amen. Tayo po muna yung manalangin bago tayo makinig sa salita ng Diyos. Lord God, salamat po Lord God sa gabi pong ito, Panginoon. Lord God, we pray Lord God na kami po'y pangunahan nyo. Lord God, aming po mga puso, Lord God, at aming po mga isipan, Lord God. We pray, Lord God, na panghawakan niyo po, Panginoon. Lord God, tonight po, Panginoon, lahat po kami matuto, Lord God, sa inyo pong salita, Panginoon. Lord God, we pray, Lord God, na ako po itago niyo po sa inyong likuran, Panginoon. Lord God, lahat naman po ng ginagawa namin, Lord God, para lang po lamang sa inyo, Panginoon. So, Lord God, we pray, Lord God, as we have sang earlier, or Lord God, sa mga gagawin pa namin po, today, we pray, Lord God, na malugod po namin kayo, Panginoon. Lord God, I pray, Lord God, again, Lord God, let your presence, Lord God, cover us, Panginoon. Lord God, I pray, Lord God, take away any distraction, Lord God. And Lord God, we speak, Lord God, against, Lord God, any mind, Lord God, that is not subject to the name of Jesus Christ. We rebuke it in Jesus' name. So, Lord God, we pray, Lord God, na, Lord God, let your word, Lord God, be heard. And Lord God, we pray, Lord God, na let your word not return to you void, Panginoon. Magamit po namin to sa aming mga buhay po. In Jesus' name, amen. Amen. You know, mga kapatid sa Panginoon, amen. Tayo ba yung kakapatid sa Panginoon? Amen. So, you know, I would approach everybody as mga kapatid ko sa Panginoon. Kasi yun naman talaga tayo. Mga kapatid ko sa Panginoon, I just want to remind you sa lahat sa atin na naglilingkod o tinatawag ng lingkod ng Diyos. Amen. Huwag tayong maglingkod para sa ating mga sarili. Amen. Huwag tayong maglingkod para sa ibang tao, kundi maglingkod talaga tayo na totoo sa Panginoon. Amen. This night, let us be reminded kung bakit tayo nasa kalagayan natin ngayon. Amen ba? Sometimes we would ask, malamang hindi mo pa natanong. Sorry po, medyo bulol po sa Tagalog. So medyo mabilis po ako mag-isip. Hindi po hindi nagsisink. Yan. Bakit nga ba tayo nasa church? Amen ba? Kapatid, natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit ka nasa church? Bakit ka nandito? Amen. Bakit tayo naglilingkod sa Kanya? Kagaya ng paglilingkod natin ngayon.
Amen. Maybe we need to remind ourselves tonight na bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin. Amen. Kasi minsan, ang totoo niyan, nakakalimutan natin yung kung bakit tayo naglilingkod. Amen. Hindi na nga lang yung paglilingkod eh. Nakakalimutan natin kung bakit tayo nasa church. Dahil ba midweek? Ay, midweek na. 6 o'clock na. 7 o'clock na. Pupunta ako ng church. Linis konsensya. Amen. Ay, manggagawa ako. Kailangan nandito ako. Amen. Ngayon kasi, our reasons are far from our initial reason. Amen. Pag nag, alam niyo po, ang turo po ng aming Pastor Bus, kasi talaga sila po yung mga mentor namin, is pag nanahimik po tayo, pag nagsalita yung preacher ng English, yung sabi hindi naintindihan. Joke lang po yun. Alam ko po naintindihan nyo. Pero kailangan po natin tagalugin. Yung mga dahilan natin, nung una tayo nakakilala kay Lord, hindi na yung dahilan natin ngayon. Amen? Yung mga dahilan natin nung na para kay Lord tayo pumunta noon, madalas pag, habang tumatagal tayo, hindi na yun yung dahilan natin. Amen? Ano ba yung mga dahilan natin ngayon? Real talk lang. Amen? Ang dahilan ba natin ngayon dahil masaya sa church? Amen? Kaya tayo nasa church kasi masaya? Amen? Kagaya kanina, saya-saya natin. You know, here in Jesus the Gospel Church, we love God. We honor God, we love people, and we are family. Truly, we are a family. Pero, yun ba ang dahilan natin? Amen? Minsan dahilan natin dahil wala tayong magawa sa loob ng bahay. O boring sa bahay. Sino dito nakaranas nun? Lahat tayo, ako, aaminin ko po nakaranas na po ako ng ganun. Amen? Kahit po yung una, dahil po masaya sa loob ng church, you know, aaminin ko po, kagaya po ng preaching natin, Pastor Bus, last Sunday, and if you heard Pastor Ramen, you know, it's all about being real. Amen? Kailangan po maging totoo tayo kasi po, sabi po sa salita ng Diyos, may kalayaan sa katotohanan. Amen? Dahil ba, pupunta ba tayo ng church dahil enjoy tayong kumanta o sumayaw? Amen? You know, this word tonight, it doesn't matter po kung tayo po yung matagal na o bago pa lang. Amen? We really need to know po yung talagang dahilan natin. Kasi po, I will stop myself there kasi mamaya pa po yun. Tumatalon na po ako. Kailangan po mag-focus. Amen? Bakit tayo pumunta ng church ngayon? Makadala ng dahilan natin. Dahil ba pagagalitan tayo na ating mga pastor at ating mga leader? Amen? Yan. Amen. Ang mga kapatid ko sa Panginoon, totoo lang. Diba? Minsan pupunta ka dito kasi pagagalitan ka. Kasi minsan nahanapin ka. Amen? At hindi lang yun. Para naman sa ating mga leaders. Amen? Dahil pumunta ba tayo dito? Dahil may posisyon tayo. Amen? Laging ang word ng, ano, laging ating word is obligasyon na lang ba? Amen? We are, our reasons right now are far from our reasons before. Amen? Again, mga kapatid, we have to know why we do what we do. We have to be reminded why we do what we do. Kailangan nating maalala kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin. Amen po ba? Bakit tayo tumutugtog? Amen? Bakit tayo sumasayaw? Bakit tayo sa LCD, gumagamit ng media? Natanongin nyo ba sa sarili nyo yun? Amen? Natanongin nyo po ba sa sarili natin yun na, ba't nga pala tayo kumakanta? Ba't nga pala tayo sumasayaw? Para ba tayong showtime? ASAP? Amen? May kausap pa po ba ako? Amen? Bakit tayo gumagamit ng, bakit tayo may tithes and offering? Bakit tayo nangangaral? Bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin? Amen? We have to be reminded of such things kasi if we don't know the real reason, kung hindi natin alam yung
kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na yon, kapatid, sayang lang ang oras natin. Amen. Have you ever gone to a service or have you ever done something pagkatapos no nang hina ka pa? Amen. Ang totoo po niyan, kung hindi natin alam kung bakit, sayang lang talaga. Para lang tayo sumusuntok sa hangin. Amen. Ano po bang mangyayari pag sumuntok sa hangin? Wala. Amen. Para pong ganun madalas. O para lang tayo sumasabay sa agos. You know po, yung for the past few weeks, napakadami po ng gawain natin. Amen. And then, yung kahit, in each and every activity, nyari sa mixer, sa media, sa worship team, sa pag-aayos ng bangko, you know, kailangan may dahilan ka din kung bakit mo ginagawa yun. Amen. Kasi po, minsan madalas sa atin, ginagawa ko yun kasi inutusan ako. Kasi natulog ako sa church. Sa taas. Di ba? Kasi pinapakain ako dito. Amen. Kasi pagagalitan ako ni Kuya Dave, ni Ate Ronnie. Hello, Ate Ronnie. Hello po. I just want to acknowledge po the presence of our Pastor Bruce and Pastor Ruth. Amen. You know what happens po sa atin pag inaagos lang po tayo ng tubig? Di ba? Actually, wala din eh. Natangay lang din tayo eh, di ba? Amen. At madami po sa atin, parang ganun lang din. Amen. Again, we have forgotten the real reason why we do such things. Amen. And if you have forgotten it, ang katotohanan po mga kapatid, wala sa puso natin yun. Amen po ba? May kausap pa po ba ako? Sa lahat po nakakaintindi po, malakpak po tayo sa Panginoon. You know, bakit nga ba tayo nalilingkod? Amen. We have to go back to that. Siyempre, para sa Diyos. Amen. Obvious naman ba? As a church nga tayo, di ba? But you know, sometimes the very basic kasi is sometimes the most forgotten. Amen po ba? Kasi minsan po, yung the basic knowledge na kailangan talaga tayo maglingkod para sa Diyos, is natatabunan din minsan ang emosyon natin. Amen? Natatabunan ng madaming bagay. Nakakalimutan pa natin yung talagang pinaka-importante. Eh yun na nga po yung pinaka-basic, yun pa yung pinaka-importante. Amen? Why do we go to church? To meet the presence of God. Amen? Nakilala po tayo kay Lord, naranasan po natin ang presensya niya, and napamahal po tayo sa Kanya. Amen? We go to church. You know, I want to reiterate na kailangan po natin maibalik sa atin kung bakit nga ba natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin. Amen? We go to church, bakit? Para lumakas. Amen? Amen po ba? Sabi sa salita ng Diyos, do not neglect meeting together. Amen? At sa panahon na yon, doon tayo nagpapalakasan. Ba't nga ba tayo naglilingkod kay Lord? Kasi, ba't nga ba tayo naglilingkod o ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin? Kasi dahil sa Kanya. Amen. Ganun lang po ka-basic yun. Hindi na po ako masyadong magdadagdag na kung ano-ano. Ngayong alam na natin o na-remind tayo na yung mga bagay na ginagawa natin ay para naman sa Diyos. Kung gagawa lang tayo para sa sarili natin. At ibang kadahilanan, mapapagod lang tayo. Amen. Kaya madami sa atin, pagod. Amen po ba? Kasi wala na po tayong purpose. Eventually po mananawa tayo. Amen. Alam niyo po ba, minsan po kasi, ang totoo niyan, ginagawa natin yung mga bagay na ginagawa natin para mapasaya ibang tao. Amen. And you know po, for example, hindi mo magbibigay ng example. Pero kung ang relationship ko po sa isang tao, binild ko, pleasing him or her,
Tagalogin ko po, kung yung relasyon ko sa isang tao, how do I say build? Binuo ko sa pagpapasaya lang sa kanya, pagpapakita ng tao sa kanya. Para makip ko yung relasyon na yon, I have to keep it up. Kailangan, ganun pa rin yung gagawin ko. Hindi ako nagiging totoo. Amen. And if you have to keep it up, kung ano yung hindi ikaw, eventually, mapapagod ka. Amen. Sino dito nakaranas na nun? Amen. Yun. Napakahirap. Eventually, mananawa tayo kasi, you know, we are missing our real purpose. Amen. Again, mga kapatid ko sa Panginoon, we have to know why we do what we do. Paulit-ulit ako, kasi yun na naman talaga yun eh. Then we will, ito pa mga kapatid, we have to know why we do what we do, then we will know how to do it properly. Amen po ba? Sa Tagalog, kailangan natin malaman kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin. Pagkatapos nun, magagawa natin siya ng maayos. Amen po ba? Mabilis lang po ako. So, please bear with me. Marami sa atin kasi, ito lang mong katotohanan, since tayo naman po ay magkakapatid sa Panginoon, madami sa atin hindi maayos o magaling ang ginagawa natin. Kasi nga, hindi natin alam kung ano ang saysay ng mga bagay na ginagawa natin. Amen po ba? Or sometimes, we have a reason, pero the reason is not enough. Or sometimes po, we have a reason po, but the reason is not right. Amen. I just want to remind everybody tonight, na gawin natin ang mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos. Amen. Basically, yun lang po yun talaga. Amen. Sabi sa Galatians 1:10 kanina, "For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men?" Ito po yung malupit eh. "For if I still please men, I would not be a bondservant of Christ." Kung tayo po naglilingkod sa tao, hindi po talaga tayo naglilingkod sa Diyos. Amen. So, wag po natin hangarin na maglilingkod sa tao lang. Alam niyo po ba kung bakit po tayo naglilingkod sa tao? Kung bakit po tayo may ganito? Amen. Sabi po actually sa Bible, hindi ko na po sabihin yung word by word, pero do your best to please others then. Amen. But not people pleasing. We have to know how to draw the line sa word of God po kasi. Sabi nga po sa Bible, is rightly dividing the word of truth. Amen. Sabi ito, "For if I still please men, I would not be..." Asan ba ako? Nawala ako. We serve people because we serve God. Amen. Ang kadahilanan kung bakit tayo naglilingkod sa tao, kailangan natin silang abutin, kailangan tayong mag-preach. Amen. Kailangan tayong mangaral ng Word of God. Kailangan natin gawin itong mga bagay na to. It's para sa tao. Para sa tao, dahil sa Diyos. Amen. But, mga kapatid ko sa Panginoon, I also want to remind you, serving God, alam na natin to, but serving God is not limited to serving in the church. Amen. In fact, mas importante ang mga bagay na ginagawa natin sa labas ng church. Amen. Lalong-lalo na po pag mag-isa po tayo. Amen. Kasi doon po na nalalaman, doon natin na ipapakita kung sino talaga tayo. Amen. Mas importante pa kung paano natin tratuhin ang kapwa natin kaysa sa paggawa natin sa loob ng church. Amen. Amen po ba? Naintindihan niyo po ba ako? Sa lahat po nakakaintindi, pumalakpak po tayo sa Panginoon. Mas importante pa po kung paano natin tutuin ang mga tao na wala namang pakinabang sa atin. Amen.
It's not really about the four corners of the church. Mas importante pa yung bagay na pinapagawa sa atin personally ng Diyos. Amen. You know po, ang masarap sa conviction, if you have obeyed yung conviction po natin o yung pangungusap ng Diyos, we have served Him. Ako, for me po, masasabi ko na naglingkod po talaga ako sa Diyos na yun. Nung pag ako po'y sumunod. Amen. Kasi po, galing kay Lord yun eh. And sometimes po yung conviction ni Lord, minsan, it's not beneficial for us. Tingin natin hindi siya beneficial. Minsan nakakapagpababa ng puso natin, nakakapagpahiya sa atin. Tingin lang natin yun. Amen. Pero, you know, sabi nga po ng ating Tatay Glenn kanina, you know, serving God is about forgetting yourself. Amen. And I just want to add, you know, yung paggawa natin sa church, it's not about us. Sabi mo sa katabi mo, it's not about us. O kaya, ganito na lang. Sabi mo sa katabi mo, it's not about you. Sabi mo naman sa sarili mo, it's not about me. Hindi para sa atin. Amen. Balik po tayo. Mas importante pa ang bagay na pinapasurrender sa atin ng Diyos kaysa yung mga paggawa natin sa church. Amen. Sometimes we forget those things. But tonight po, let us just be reminded yung mga bagay talaga na mas importante kaysa sa mga nasa labas lang. Amen. O yung ginagawa lang natin dito sa loob ng church. Amen po ba? Sabi po sa Romans 12, verse 1 to 2, mabilis lang po ako, actually malapit na po ako matapos. Amen. Sabi dito po dito, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Amen. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. But I want to emphasize the verse 1. Amen. Let's offer our bodies as a living sacrifice. Amen. Holy, acceptable to God, which is your reasonable service. O yung tunay na paglilingkod natin. Amen. Amen po ba? Amen. Sabi po sa 1 Corinthians 10:31, therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Amen. Again, mga kapatid, we have to be reminded why we do what we do. Amen. Not just inside the church, but also outside the church. Amen. Lapit na po akong matapos. I just want to share po, lastly, yung tinuro po sa akin ni Lord about Matthew 11, 28-30. Amen. Sabi po dito, come to me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Meron po ba tayong Tagalog? Malalim na malalim ang dating Biblia. Wala. Amen. If iimayin po natin yung verse, sabi po dito, come to me all you who labor and are heavily laden. Lahat po tayo napapagod. Amen. Kahit po ba tayo ay nagtotoong naglilingkod kay Lord? Amen. Kahit po ba, lalo na po pala, kung tayo po ay hindi talaga totoong naglilingkod kay Lord, mas lalo po tayong mapapagod. Amen po ba? May kausap pa po ba ako ngayong gabi? Amen. You know, the thought of resting, especially in this verse, is not really about doing nothing. Kasi di ba, kung papahinga tayo, upo lang tayo, amen, higa tayo, o nood lang tayo, Netflix and chill. But you know, the point of resting in this verse is, come to me.
all you are, kailangan natin lumapit sa Diyos. Amen? At hindi lang tayo natatapos doon. Kasi minsan, we interpret this verse as something na lapit lang tayo kay Lord. Magkakaroon tayo ng kapahingahan. Amen? But sabi po niya sa, ang liit. Ang liit. Yan. Sabi po niya dito, sa verse 29, take my yoke upon you and learn from me. Amen. Sa paglapit natin sa Diyos, we should take His yoke upon us and then kailangan natin matuto sa Kanya. Amen. Yun, alam niyo po yung yoke? Alam niyo po yung sa mga ano, baka ba yun? Kabayo, kalabaw? Yun po yung parang ano nila? Pamatok sa leeg. Amen. Ibig sabihin nun, yung yoke mismo is something na something na nagko-control sa kanila. Amen. Sabi, di ba, gaya nga sabi kanina, we think na coming to God and then we will have rest, wala tayong gagawin. Pero sabi ni Lord, kailangan yung burden ko makuha mo. Amen. Yung gusto ko, kailangan mong gawin. Paano talaga tayo magkakaroon ng totoong kapahingahan? Amen. Sabi sa verse 29, take my yoke upon you. Kung ano yung gusto ko, gawin mo. And you know po, ang pinakatotoo po niyan is sa paglilingkod po sa Diyos, kung if anything really matters to God, kaluluwa po talaga. Amen. Balik-balik ta rin po natin talaga. It's more important yung kaluluwa po natin. Amen. Sabi po dito, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest in your souls. You know po, madami po kasi sa atin, madalas kasi ang kapahingahan, hindi natatagpuan sa time out. Amen po ba? Naintindihan po ba niyo ako? Hindi po siya natatagpuan sa time out. You know, it's not bad to rest. Kailangan po natin na pahinga. Ako po, I make sure na I have like 6 to 8 hours of rest. Kasi po, panggabi po ako. And ayoko na pong magkasakit. But sometimes, the rest we are looking for is the rest within our souls. Amen. Ang totoo po niyan, kung hindi po talaga tayo, hindi po natin gagawin yung mga bagay na gusto ni Lord, at ginagawa lang natin yung mga bagay na gusto natin gawin, amen, mapapagod talaga tayo. Amen. You know, especially sa mga naglilingkod na po kay Lord, especially sa mga may conviction, sino po ito may conviction? Amen. Nakakalala po tayo kay Lord, bilingin po tayo ng Santong Espiritu para po mag-convict sa atin. Amen. Especially pag hindi tayo sumunod sa ating mga conviction, eh, lugi tayo. Sobrang hirap po na yun. Yung kapahingahan na akala mo, sabihin ni Lord sa'yo, pumunta ka ng church. Amen. Pumunta ka ng church ngayon, pero di ka sumunod. Akala mo, papahinga ka lang sa bahay. Tutulog ka lang kasi may pasok ka pa mamaya. Pero mas pagod ka pa. Amen? Amen. Again po, matapos na po ako. Let's go back and be reminded kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin patungkol sa Diyos. Amen po ba? Amen. I challenge you, mga kapatid ko sa Panginoon, maglingkod talaga tayo ng totoo at para sa Diyos. Amen. Kung tayo man yung napapagod, lumapit lang tayo sa Kanya. And syempre, gaya nga, nasabi ng verse 29, take my yoke upon you. Matuto tayong sumunod, malaman natin yung kapahingahan talaga natin is nasa Panginoon. Amen. So ngayong gabing ito, tayo po'y tumayo.